si Elia Sergits Peplov at ang kanyang asawa na si Cleopatra Petrovna ay nakatayo sa pintuan habang nakikinig ng may pananamit. Sa kabilang banda ng maliit na silid, mayroong nag-uusap na magkasintahan. Ang kanilang anak na si Natashenka at ang guru ng paaralan ng distrito na si Shapkin. Tumatayo na siya. Pabulong na sabi ni Peplov habang nanginginig sa pagkainip at patuloy na kinukusot ang kanyang kamay. Ngayon, Cleopatra, sa oras na sila ay tapos na sa pag-uusap tungkol sa kanilang nararamdaman, kunin mo ang ikon sa paner at tayo'y papasok at babasbasan sila. Huhulihin natin siya dahil ang pagbabasbas ay sagrado at nagbubuklod. Hindi siya makakawala dito, maliban na lang kung dadalhin niya ito sa korte. Sa kabilang banda ng pader, mayroong nag-uusap. Huwag kang magpatuloy sa ganyan. Saad ni Shapkin at nagsindi ng posturo sa kanyang salawan. Hindi ako nasulat ng kahit anong liham sa iyo. Gusto ko yan. Kunwari, hindi ko alam ang pagsusulat mo. Umagikik ang batang babae na may matinis na tilik. Patuloy na nakasilip sa kanyang sarili sa baso. Alam ko ito kaagad. At anong klaseng lalaki ka? Ikaw ay isang mahusay na manunulat at nagsusulat ka na parang gagamba. Paano mo may tuturo ang pagsusulat kung ang pagsusulat mo mismo ay hindi ka aya-aya? Wala yung silbi. Ang malaking bagay sa pagsusulat ng mga aralin ay hindi ang kamay na nagsusulat, ngunit ang pagpapanatili ng mga lalaki sa ayos. Pinalo mo ang isa sa ulo ng isang panupat at ang isa ay paluluhodin. Kalakip, wala naman sa sulat kamay. Sinikasob ay isang manunulat, ngunit ang kanyang sulat kamay ay kahiya-hiya. Mayroong isang specimen ito sa kanyang mga nakolektang akda. Hindi ka sinikrasob. Gusto ko dapat ikasal sa isang manunulat. Siya palagi magsusulat ng mga tula para sa akin. Maaari rin akong sumulat sa iyo ng isang tula kung gusto mo. Tungkol sa saan ang maisusulat mo. Pag-ibig, pagsinta, ang iyong mga mata. Mababaliw ka kapag binasa mo ito. Gagawa ito ng luha mula sa isang bato. At kapag susulat ako sa iyo ng totoong tula, hayaan mo ba akong halikan ang iyong mga kamay? Wala iyan. Maaari mo itong halikan kung gusto mo. Tumalon si Shapkin at may lumalambing na mga mata. Yumuko sa maliit na matabang kamay at naamoy ang nakahahalinang bango. Ibaba mo ang ikon, pulong ni Peplo, na isang matarantahin. Namutla sa pagkagulat at ignotonis ang kanyang Amerikana habang sinundot ang kanyang asawa ng kanyang siko. Ngayon, ika'y sumama at walang pag-alintanang binuksan ni Peplo ang pinto. Aking mga anak, tugon niya habang itinaas ang kanyang mga braso at kumurap na may luha. Pagpalain kayo ng Panginoon, aking mga anak. Mabuhay kayo, maging mabunga at magparami. At binasbasan namin kayo. Lumabas ang ina na umiiyak na may halong kaligayahan. Naway maging masaya kayo, mga mahal ko. O magpapasayo na ang tanging kayamanan ko. Sabi niya kay Shapkin, mahalin mo ang aking anak. Maging mabuti ka sa kanya. Nabuka ni Shapkin ang kanyang bibig na may pagkamangha at alarma. Hindi inaasahan ang pagpasok ng mga magulang ni Natashenka. Hanggang sa hindi na siya makapagbigkas ng kahit na isang salita. Sang-ayon ako para dito. Naisip niya habang sobrang takot. Tapos na ang lahat sa iyo ngayon, anak ko. Walang makakatakas. At iniyukon niya ang kanyang ulo na parang sinasabi, kunin mo ako. Ako ay natalo. Biyaya sa iyo. Nagpatuloy ang ama at siya rin ay lumuha.
Natasyan ka, aking anak. Tumayo ka sa kanyang tabi. Cleopatra, ibigay mo sa akin ang ikon. Ngunit sa puntong ito, biglang tumigil sa pag-iyak ang ama at ang mukha nito'y napangiwi sa galit. Ikaw, Nini, galit na sabi niya sa asawa. Ang tanga mo, iyan ba ang ikon? Ak, mga santang buhay, anong nangyari? Itinaas ng manunulat ang kanyang sarili at nakitang siya'y nailigtas. Sa kanyang pagkabalisa, inagaw ng ina ang larawan ni Lazechnikov mula sa dingding. Isang may akda sa pagkakamaling ito ay ang ikon. Naguguluhan ang matandang Peplov at ang kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang larawan na nasa itaas na hindi alam ang gagawin o kung ano ang sasabihin. Sinamantala ng manunulat ang pangkalahatang pagkalito at ito'y tumakas. Ang pagtatapos.